Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 1, 2023. Pag-usapan po natin ito pong balita kung saan nag-top 1. Hindi po si top 1 ha, yung nagsasalita sa inyong harapan. Nag-top 1 po, number 1 sa paggasta ng confidential fund. Ito pong si Vice President Sara Duterte nung siya po ay mayor pa lamang ng Davao City. Eh ano ba ang mga pangyayari diyan? Basahin po natin ang balita mamaya. Isa sa mabuting katangian ng leader ng gobyerno ay kapag ka ginagasta ng tama ang pondo po ng gobyerno. Hindi po natin inaakusahan ng anuman dito si Vice President Sara Duterte. Ito po ay nakabase sa balita at sa report na pinagbasihan po ay ang Commission on Audit. Ito pong paggasta ng Davao City from 2016 to 2022 eh talagang tumaas po ng napakataas na antas sa lahat ng mga comparison sa iba pang mga cities na mayayaman kapag ka ang pag-uusapan ay confidential fund ng isang syudad o lungsod. Ano? Tinagalog ko lang naman. Ano? Anyway, dako na po tayo dito po sa balita. Teka lang, nadadivert kasi ang attention ko dito mga tol sa mga aso eh. Sandali mga tol ah. Mama dog, pumasok na kayo rito. At lumabas ng kwarto. Ayun, at pasensya na kayo. Ngayon, dumako po tayo dito sa balita. Ayon po sa balita, October 1, 2023, COA or Commission on Audit, according sa kanila, Davao City tops confidential fund spending during Sara term. O baka yung mga DDS dyan, kasama DD shit, sabihin ninyo, sinisiraan na naman itong si Sara Duterte. Kung ganun ang pamantayan ninyo, di ibig sabihin, ang naninira kay Sara Duterte, ang Commission on Audit, hindi naman siguro yung totoo. Dahil ang Commission on Audit ay nagtatrabaho lamang base sa kanilang mandato. Manila, Philippines. Davao City appears to be the biggest spender of confidential funds among the country's cities and municipalities between 2016 and 2022 when it was still under Mayor Sara Duterte, who is now the Vice President, ayon po ito sa records ng Commission on Audit. Ayon po sa review ng Commission on Audit Annual Audit Reports or AAR on Davao City showed a total of 2.697 billion pesos in confidential expenses from 2016 to 2022. 26 divided 6 natin. Probably mga nasa 400 million plus kada taon ang confidential fund ng City of Davao during the term of Sara Duterte. At ito ay napakataas kumpara sa mga mayayaman at malalaking syudad katulad po ng Cebu City, Quezon City, Manila at Makati para sa nabanggit po na period. Again, 2016 to 2022. The COA report showed that Davao City's confidential expenses more than doubled after Duterte assumed the mayoralty post from her father, former President Rodrigo Duterte. In short, sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 200 milyon mahigit lamang ang confidential fund. Pero nang umupo ang kanyang anak na doon noon ay si Mayor Sara Duterte, nagdoble po ito, total of 2.697 billion pesos for a period of 6 years. Tuloy natin, Davao City's confidential expenses soared to 293 million pesos in 2017 during the first full term of the younger Duterte as mayor, an increase of 103.5% from 144 million in 2016. Duterte officially assumed office as Davao City Mayor on June 30, 2016. The city's confidential expenses ballooned
further to 420 million pesos in 2018. Then to 460 million yearly from 2019 to 2022. Mga taga Davao City, kayo naman po ang nagbabayad ng buwis dyan sa inyong syudad. Eh, kayo na po ang humusga sa mga namumuno po dyan sa inyong syudad. Her brother, Sebastian, succeeded her as Davao City Mayor after May 9, 2022 elections when she won as Vice President. A review of the COA report on Cebu City, considered the wealthiest city in the Visayas region, showed that it only incurred a total of 13.3 million pesos in confidential expenses in the past 7 years. Records show that Cebu City had no confidential funds spending in 2016, 2018, 2019, and 2020. It incurred 504,834 pesos in confidential expenses in 2017, 5.42 million in 2021, and 7.38 million pesos as payment for confidential intelligence and extraordinary expenses in 2022. Diba? Napakayamang syudad ang Cebu City, yet napakaliit ng kanilang confidential fund expenses sa nabanggit na lungsod. Zero confidential fund for Quezon City. Palakpakan! Magaling pala ang Quezon City, ano? Quezon City hailed as the country's richest city since 2020. Had a total of 435 million pesos in confidential expenses in the past 7 years. The audit records showed that Quezon City had zero confidential expenses in 2016 and 2017. Ah, hindi naman pala sa lahat ng taon. 2016 and 2017 lamang pala walang confidential fund ang Quezon City. Ganun pa man, hindi pa rin ganoon kalaki kumpara sa City of Davao. Bakit? Kasi noong 2018, 80 million pesos ang kanilang confidential funds. Noong 2019, 100 million ang kanilang confidential funds. At saka noong 2020 at 2021, 75 million kasama na ang 2022 bilang confidential funds. Sumunod po na syudad ay ang Makati, the second richest city in the country. At meron po itong 1.249 billion in confidential expenses for the same comparative years. Eh, more than twice po ang confidential fund ng City of Davao kumpara sa Makati City. From zero confidential expenses in 2016, Makati City incurred 186.666 million in confidential fund expenses in 2017, 225 million in 2018, 180 million in 2019, 177.75 million in 2020, and 240 million both in 2021 and 2022. The third richest city, which is Manila, ay meron pong 477.5 million pesos confidential expenses and 77.48 million in intelligence expenses mula po noong 2016 hanggang 2022. The audit record showed that it had no confidential expenses in 2016 and 2017, although it incurred 52.5 million pesos in intelligence fund in 2017. In 2018, Manila had 53.17 million in confidential expenses and 24.98 million in intelligence expenses. Now, sa haba po ng mga binasa po natin, eh, tingin po natin, talagang talamak ang confidential funds sa mga ahensya ng ating gobyerno. Pero ang malaking katanungan na lang dito, sana nagamit po ito nila ng tama. Patanong po yan, ha? Nananalangin po tayo na sana nagtatanong na nagamit po nila ito ng tama.
Tuloy po natin. P2K fine. Meanwhile, a former mayor of Del Carmen in Surigao del Norte was fined as measly 2,000 pesos for his two criminal cases that stemmed from his failure to liquidate cash advances totaling 3 million pesos in 2010, drawn from the municipal government's intelligence funds. Parang ang saklap, ano? Biruin mo, merong failure to liquidate na mga cash advance, tapos ang kaparusahan lamang ay 2,000 pesos, samantala ang involved na pera, 3 million pesos. At a hearing on September 25, the Sandigan 4th Division allowed former Del Carmen Mayor Constantino Navarro IV to plead guilty to two counts of a lesser offense of violation of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code in exchange for the dropping of two counts of the heavier offense of failure to render accounts under Article 218 of the Revised Penal Code. The court noted that the prosecution panel of the Office of the Ombudsman on behalf of the offended party, the Del Carmen Municipal Government, gave its consent to Navarro's request to plead guilty to a lesser offense. At iyan ang malaking at nakalulungkot na katotohanan. Nasa kabila po ng napakalaking paggasta ng pondo ng bayan, at kung nagkaroon man ng pagkakamali, ganito lamang ang magiging resultang kaparusahan sa mga gumawa ng pagkakamali. Hindi natin inaakusahan si Vice President Sara Duterte na mali ang paggamit niya ng confidential funds. It's up to the Commission on Audit to determine kung meron bang irregularity or illegal sa paggastos niyan. Ngunit siyempre hindi mawawala sa harapan ng publiko dahil po siya ay Vice President na magtanong. Kahit yan ay pera ng City of Davao, considering na ngayon po ay siya ay bilang Vice Presidente na, magtatanong talaga ang mga Pilipino, lalong-lalo na humingi po siya ng confidential fund noong 2022. At ito ay nagkakahalaga ng 250 million pesos, ngunit ang naaprobahan ay 125 million pesos lamang. At ang nakalulungkot doon, yung pangangatwiran nila na matatapos na ang taon, kaya kailangan ubusin yung 125 million pesos sa loob lamang ng 19 days or 11 days. Kasi ang pinaninindigan ng Office of the Vice President, 19 days po nila ito ginasta. Samantala sa Commission on Audit, 11 days lamang. Salamat na lamang at yung confidential fund na hinihingi po ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa taong 2024 ay i-re-realign na po para po maging confidential fund ng mga security forces at agency po natin na talagang merong mandato para mangalap po ng impormasyon na makakatulong sa ating national security. Sana ipagpatuloy na po iyan ng ating Kongreso na ang mga nararapat lamang tumanggap ng confidential fund or intelligence funds ay yung mga ahensya na merong mandato for national security and intelligence gathering. Katulad po ng ating Department of National Defense, ang ating National Intelligence Coordinating Agency, at saka ang ating National Security Council or NSC. Yan ang mga ahensya. Kasama na rin po ang Department of Transportation dahil nasa ilalim po nito ang Philippine Coast Guard. Mga ahensya na nararapat, pagkalooban po ng tamang intelligence fund, isama ko na rin ang DILG dahil under po nito ang mga bureau katulad po ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, at saka ang ating Bureau of Fire and Protection. Isama ko na rin ang Department of Justice dahil under po nito ang ating Bureau of Correction. In short, lahat po ng mga agency na binanggit po natin ay bahagi po ng uniform service ng ating gobyerno. At sila lamang ang dapat na makatanggap ng confidential fund or intelligence fund ng malaki. Hindi naman inaalis sa mga private or civilian agency na humingi ng confidential funds. Pero yung sobra-sobra at talagang hindi mo na maipaliwanag kung saan nila gagamitin ay hindi na po ito tama. Kaya pinapasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-ingay nang sa ganon magising ang Kongreso at itama ang kanilang naging perhaps pagkakamali sa nakaraang taon o sa taong kasalukuyan, sapagkat
sa taong kasalukuyan ang budget na hiningi po ng Office of the Vice President and Department of Education para sa confidential fund ay sobrang laki din. Anyway, sabi nga ng Office of the Vice President at Department of Education, wala silang ginawang irregularidad, wala silang ginawang illegal, kaya ang maipapanalangin na lamang natin diyan, eh sana talaga ginamit po nila yan sa tama at higit sa lahat, eh maipaliwanag sa Commission on Audit kung saan talaga napunta ang mga nabanggit na pondo ng bayan. Yan po ay pera ng taong bayan, hindi po yan pinulot lamang. Ang pagbubuwis ng taong bayan ay isa sa mahirap na kaparaanan para po magkaroon ng pondo ang gobyerno. Pero kailangan po talagang mangyari. Hindi po natin hinahangad lagi na magbayad ng buwis, pero every now and then nagbabayad po tayo ng buwis para po magkaroon ng buhay ang ating gobyerno. Simpleng pagbili po ng sardinas o mga makakain sa grocery at sa iba pang bilihan, eh nagbabayad na po tayo ng tax, katulad po ng value added tax. Kaya lahat po tayong mga Pilipino, bahagi po tayo ng pondo ng gobyerno. At nararapat lamang sa bawat Pilipino na alamin kung saan napupunta ang mga tax na ating pong ibinabayad. With that, maikling live streaming lamang ito mga tol. Maraming salamat. Again, hindi po natin sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Pero nararapat lamang siguro na gastuhin po ng ating mga taong gobyerno ang pondo ng bayan sa tamang kaparaanan.